Okay? Pero wag lang kayo magtanong muna ngayon, mag-deliver lang ako muna sa subject. Itong subject na ito, for introduction of the subject, Abdul Jabbar Habugatan sa, if I'm not mistaken, Tandang Sura, Quezon City, Manila, ay may tanong po siya. Dahil nasulat po sa mga Quran translation, and I don't know sino nag-translate, dahil yung the word deceiver ay hindi ko po nakita ko kung sino ang nag-translate word deceiver. Ito po ang nasulat sa Quran chapter 3 verse 54. Ang sinasabi dito sa Arabic, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Translated into, I don't know sino nag-translate, nga nagsasabi, Allah did deceive, sila ay nag-deceive. Deceive sa Tagalog? Linglang? Ha? Naglinglang? Sila ay naglinglang sa Tagalog. Sa English, did deceive, and Allah deceive. Ha? Sila ay naglinglang, at ang Allah ay naglinglang. And Allah is the best of deceiver. Yan ang translator. Translator, na inilagay sa YouTube. Allah is the best of deceiver. Sabi ni Saya pa, kay Bisaya man ko, sila nangilad, deceive. Sila, yung mga tao, gusto nilang patayin si Jesucristo, nangilad. Sila nangilad, o si Allah nangilad. O ang number one nga mangingilad, yung ibinisayabid na to, si Allah. Purgayin ko kami na o, no? Nga mangingilad si Allah. Kasi sa English nga ilang pinapakita sa YouTube, deceive. And Allah deceive. And Allah is the best of the deceiver. Pero sa Islam, ang kagandahan kasi sa Islam, suggestion ni Brother Omar Senta, ang kagandahan daw sa Islam, may original. Kasi kung may arguments sa translation, babalik tayo sa original. Okay? Ang original sa Arabic nagsabi, وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. All translation, the well-known translation of the Quran, like for instance, Sahih International, the Muqsin Khan, Pictol Translation, Yusuf Ali Translation, Shakir Translation, and Dr. Ghali Translation, all these well-known translators of the Muslim Quran on the ang binabasa po ng mga Muslim na Quran, lahat po sila dito, wala po silang nabanggit na deceive. Ang sinasabi po sa translation sa Sahih International in English, and the disbelievers planned, but Allah planned, and Allah is the best of planners. Yun ang Sahih International. Muqsin Khan, well-known ito Muqsin Khan, dito sa approved by Madina, Munawara, in Saudi Arabia, sinasabi in their own translation, and the disbelievers plotted to kill Isa, Jesus, and Allah planned you, and Allah is the best of the planners. Yun ang translation sa Muqsin Khan. Pictol translation, Pictol, sa itong British writer na inuutusan ito na mag-aral ng Arabic para gagawa ng Quran at gubuluhin ng Quran para magulo ang mga Muslim. Bandang huli, nag-Muslim, Marmaduke Pictol. Okay? Pinapaaral ito sa Egypt para marunong mag-Quran, babaguhin ang Quran. Pero bandang huli, nag-Muslim rin si Marmaduke Pictol. In his translation, he said, and thee, the disbelievers, scream, and Allah screamed against them, and Allah is the best of scammers. Scammers. Okay? Yusuf Ali translation, sinasabi dito, and the unbelievers, the unbelievers meaning the Jew and the Christian. Sorry to say, ito kasi ang sa Quran, pagsabi unbelievers, the Jew and the Christians, they are considered unbelievers. Okay? They do not believe Allah. They do not believe what is written in the Quran. So referring the unbelievers, particularly the Ahlul Kitab, is referring to the Christian and the Jew. According to Yusuf Ali,
and the unbelievers plotted and planned. And Allah too planned, and the best of the planner is Allah. Sinasabi po ni Yusuf Ali. Shaker. Okay? Kang Shaker naman. Translation niya. And the planned, and Allah also planned, and Allah is the best of planners. Dr. Ghali, translation. And the screamed, and Allah screamed, and Allah is the most charitable of schemers. Ang istorya dito, the background of this verse, na ang mga walang paninampalataya, yung hindi naniniwala kay Kristo, hindi naniniwala at hindi sumusunod ni Kristo, nagplano sila na papatayin nila si Kristo. And they planned. Okay? But Allah planned also na hindi mapatay si Jesucristo, dahil si Jesucristo, ayon sa Quran, sa Islam na katuruan at ayon sa Biblia, si Jesucristo ay nanalangin, nagpatira pa. Para ano? Nalalangin si Kristo para mano? Para mapahango sa cross? Nalalangin siya para mabitay? Nanalangin si Jesucristo para hindi siya mabitay, para hindi siya mapatay. Father, if thou art be willing, remove this cup from me, not my will, but thy will be done. Ang ibig sabihin dito, na si Kristo nagdasal na kung maaari, pwede. Man, humihiling siya, na dili siya mapatay. Whereas the enemy of Jesus Christ, the enemy who loves the blood of Jesus Christ, who loves the blood of Jesus Christ, and who wanted to kill Jesus Christ, isa-isa nga natin, sino bang love of the blood of Jesus Christ? Sino ang nagmamahal na kagusto sa dugo ni Kristo? Muslim? Iglesia. They love the blood of Jesus Christ. Not only iglesia. We see all Christian, they love the blood of Jesus Christ. Because by the blood of Jesus Christ, we are saved. So they love the blood of Jesus Christ. They wanted Jesus Christ to be crucified because through the blood of Jesus Christ, we will be saved. So who are those people? Those people who wanted to kill Jesus Christ are the Jews and the Christians. We are not Muslim. Why Muslim? According sa the Quran, وَمَا كَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا وَلَدِنْ شُبِّهَ لَهُ. Hindi siya napatay at hindi siya makatalo. Hindi siya napatay. Wama sa labo at hindi siya natako. Walakin, shubiha lahu. Pero akala nila, napatay si Jesucristo. Very clear sa Quran na si Jesucristo hindi napatay. At kung tayo mga Muslim, sa ngayon kung buhay si Jesucristo, kaming mga Muslim kung buhay si Jesucristo ngayon at mayroong mga tao gustong maipako si Kristo, magpakamatay ang lahat ng Muslim. Para alang-alang lamang para idepensa si Jesucristo. Okay? Kasi ugali ko ng mga Muslim, pag may tatakbo sa'yo, humingi ng saklolo, kahit ano pa ang relihiyon, ano ang tribo niya, pag humingi ng saklolo, bawal po sa Muslim ibigay. Ha? Kung suposing may Hindu, pumunta sa'yo, may Hudyo, pumunta sa'yo, may Kristiyano, pumunta sa'yo, at humingi ng saklolo, bawal po sa Muslim ibibigay yung taong humingi ng saklolo sa'yo. What or regardless of his religion. And if Jesus Christ today, asking help sa klolo na hindi siya mamatay at hindi siya ipapatay, anong gagawin ng mga Muslim? Ibigay? Hindi. But if you love His blood, if you love the blood of Jesus Christ, because through His blood you will be saved, what you will do? Tago ka, ha? Kung nga, sa dugo mo, masalba ko eh. Ha? Tago ka, huwag kang magtago. Sa dugo mo, salba kami. Anong gagawin ko kung ganun? Kung ganun ang paniniwala ko, if that is my belief, that through His blood, what I will do? Sabi ko, ay, sinong hihanap niyo? Sabi niyo, si Jesus, bakit? Ay, gusto namin papatayin. Sa isip ko, maganda, may gustong papatay. Eh, mahal ko ang dugo nito eh. Gusto kong dugo nito eh, dahil maghugas sa aking kasalanan. Oh, nandito oh! Yan ang gagawin ko, if I am a Christian. Because through His blood, if you believe that through His blood you will be saved. But if you don't believe, so will ang good. If you don't believe that through His blood, you will be saved. Okay? If you don't believe that. But if you believe through His blood, so will ang good. So very clear in the Quran, Allah said in the Quran, وَمَا كَرُوا
kumakara Allah, wallahu khairul makirin. Nasabi, they planned to kill Jesus. Huh? And Allah also planned. And Allah is the best of the planners. Nah, ibig sabihin, hindi napatay si Jesucristo. Pero ang sabi nila, deceived daw. Ang iba mga translation, I don't know who translated, huh? The disbeliever deceived. And Allah deceived. And Allah is the best of deceiver. Grabe naman sabi nila, deceiver yung Allah ninyo. Masama kasi yung deceiver. Okay. Pero kung titingnan nila, balik sila sa original, ay layo po. Ang layo-layo po ang kahulugan. Okay? So kawawa po yung mag-translate. At anong translation? Eh, wala naman pala yan sa ano. Wala naman pala sa the will ng translators of the Quran. So if there is a dispute over the translation, we Muslim, alhamdulillah, easy to reconcile because we have the original writing of Allah's word, the Quran in Arabic. Whereas, if there is a dispute between Bible, the original writings of the Bible, if there is a dispute, what you will do? Huh? Either will go to King James Version, either will go to Revised Standard Version, either will go to the Catholic Revised Version. It's funny thing. The same. All are translations. There is no original Bible on earth today. What? The writing of what? The words of Jesus Christ. He was speaking Aramaic. During the time of Jesus Christ, he was speaking Aramaic. He talks Aramaic. Where is the Aramaic Bible? Huh? You see, Moses was talking about in Hebrew. Where is the Hebrew book? The Hebrew of Moses? No, no. The translation and translation and translation, and aside from that, the revised and revised. So where is the word of God? So this is a question. Tohomi, you will answer, inshallah, itong mga nakikinig sa YouTube or Facebook, magaling na mga pari at mga pastor, ministro. If you are willing to dispute or to argue with me, I am prepared anytime in Qatar or wherever in the Philippines, inshallah, in my invitation. Just prepare in the invitation, inshallah, in April. Inshallah, April, mga 2015, magbabakasyon ako, prepare the debate, whether the Bible, Word of God, or the Quran, or any else. Okay? Basta wala lang limbungay sa Bisaya pa, wala lang tikasay. Ito na ba ako mga magtigdibate? Ito si Mr. Wendell, tikasan na ba na ganda ko? Ha? Putlong-putlong na ba? Putol-putulin ang mga versikulo, tapos ganito. Okay.